Hoy, hindi ito prank. Magandang hapon po. Pilipinas at buong mundo na itay. Nakakatakot po. Kapuso, pairan po ng 20 minutes ang inyong hapon. Ako po si Boy. Welcome to the cemetery. Welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Ano ba ito? Ba't cementerio? Todos los Santos na ba? Hoy, Direk, ha? Ano to? RD, ano to? Sen, huwag niyo akong lokohin. Ano ba ito? Bakit may mga... Hindi nga, ano nga ito? Diyos ko. Ito, Boy! Ay! 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 Huwag ka na rito! Ano ba? Ikaw talaga. Ito yung regalo mo sa akin. Yes! Nakudyan ka muna. Night, ay! Kapuso, bisita ho natin ang Queen of Horror, Manilyn Reynes. Nakita mo yung aking arte na gano'n. Ano ba ito? Iba yon, ibang-iba yon. Iba? Sandali, may tanong ako sa'yo. Sa lahat ng mga horror movies na ginawa mo, wala ka bang naranasan na may nagparamdam? Wala naman. Wala. Ito, pangalawang tanong. Merong kakaibang pag-arte po ang horror. Mm-hmm. Paano yun? Yung mga mata na gumagano? Mm-hmm. How do you do it? Huwag tayong magalaw. Dapat magalaw. Mm-hmm. Di ba? Kasi normally, pag napapanood natin yung horror films, di ba yung masyadong... Ganon. Pero iba yung dating ng hindi magalaw eh. Paano? Yari, nandiyan na siya. Oo, andito halimbawa. Pak, palapit. Ganun lang. Mali yung ginawa ko. OA, yung aking mga... Pwede yan, Tito Boy, kapag hinahabol. Pag hinahabol, di ba, kunyari nandiyan na sila. Okay. Kunyari yung mga aswang. Okay. Pero yung takbo mo, hindi dapat yung parang takbong marathon, di ba? Siyempre may acting na ng body. Ganon. Ang ganda niyan. Last minute, Tito Boy. Thank you Akaiba so pala much. Yan. 40 years in the business. Congratulations. Wow. Thank you. Nagsimula po si Manilyn at 10 years old. Yes. 40 years. And I'm sure you didn't do this alone. Who made this possible? Maraming tao, Tito Boy. Siyempre, ang Regal Films, no? Una-una si Mother Lily. Sa recording naman, ang Octo Arts at ang yung Apple Thoughts ko noon, Ivory Records, yung mga director, mga producer, mga katrabaho na nagtiwala mula po noon hanggang ngayon. Kayo, na naging manager ko for a naging time. Naging talent ko po si Manilyn. Opo, yes. Mga kaibigan na hindi bumitaw at naniwala sa kung anong kaya kong gawin. Ganda, no? Why do you think you lasted this long and still counting the years? Salamat po. Unang-una siguro dahil binigyan tayo ng talent na kailangan natin i-share, hindi ba? Nagtagal dahil po hindi ako magbubuhat ng bangko. I'm sorry, pero napaka-professional ko po, Tito Boy. And you all know that. Kapag meron akong kailangan gawin sa trabaho ko, ginagawa ko po talaga. And more, kung pwede ko pang gawing more. And one thing about you respect the time of others. Opo, napaka-punctual ko po. Totoo po yan. Para sa akin kasi, lahat tayo, may kanya-kanyang buhay, may kanya-kanya tayong pamilya. Ano ba naman yung maaga tayong lahat dumating, matapos tayong maaga, di masaya. Makauwi tayo sa family natin ng maayos. At masaya lahat, hindi ito ba? Ito bang katangian na ito, naiintindihan ito ng mga batang artista? Hindi po. I'm sorry to say. Talaga? It's sad, really. What was the worst experience you had? Kasi po, hindi. Ganito po kasi, Tito Boy, no? Unang-una, ako, kung ako lang, no? Of course, I'm speaking for myself. Kasi ang hirap naman na lahatin natin. Okay. Ako kasi, kung kunyari po alas 8 ang call time ko, or 7, I leave the house at like 4:35. Hindi baling mapaaga ako, basta nandun ako sa area. Alright. Pag nandun na po ako, oo, totoo yun, magpapamakeup ka pa. Yes, ganun. Pwede naman yon. Pero po, yung kapag nasa eksena ka na, sana po, hindi na nagsiscript. Dapat alam mo na po yung gagawin. Ano yung pinakamatagal na inintay mo sa isang artista? Meron pong mga 4 hours, meron mga 3 hours. Okay. Ganun. Pero sa akin, no, but what do you do, Mane?
Do you say that? I mean, worry, huwag ka namang ano. Tutu boy, hindi po ako confrontational talaga. Quiet ever ka lang. Since, alam mo yan, di ba? Minsan nga, nagsasabi ka na sa akin noon na, sabihin mo. Tama. Pero ayoko po kasi, ayoko din makasakit. Ayoko naman sabihin na nagmamarunong naman ito. Pero sana dahil pareha tayo sa trabaho, na nandito sa trabahong ito, sana respetuhan din tayo nung oras ng lahat, ng isa't isa. Nagtagal ako dito ng 40 years because I am a professional actor. 40 years in the business. Ano yung pinaka mataas? What do you think was your peak? Of course, yung mga panahon na ang dami kong ginagawa, no? Like, kabi-kabila po, merong movies, merong concerts. This is ito yung mga Shake, Rattle and Roll. Shake, Rattle and Roll. Opo, kasi 10 years po ako sa nakakontrata sa Regal Films eh. When I was 10, tapos nung 20 ako natapos ang aking kontrata. Star for the decade. Opo, yung mga Manilin Live. Live. Young Love, Sweet Love. Opo, yun talaga yung peak. Kasi ang dami ko po talagang ginagawa. Sa totoo lang, Tito Boy. Minsan hindi na nga ako natutulog. Totoo yun. Totoo yan. Mani, was there a time sa iyong karera na sobra kang napagod that you wanted to just walk away? There was never a time na napagod ako and I wanted to walk away or go away. Ang sa akin po, ang nagtataon na nagkaroon po ako ng no jewels before and I thought it was really the end of my singing career. Totoo po yun. And that's why I wanted to leave. Kasi parang hindi na po ako makakasing. That was bad. Talagang naiyak ako nung nalaman ko. Kasi ang nangyari po kasi, Tito Boy, quick lang. Kakanta ako. It was not even for a concert eh. Kumanta lang ako, parang jamming lang. So, pag hawak ko ng mic, pag open ko ng bibig ko, walang lumabas na voice. Oh my God. So, akala ko lang, yung mikropono, di ba minsan we do that para right. But nung gumagano na ako dito, wala. Wala as in wala. Super cry ako talaga. Kasi akala ko, kasi ito yung ginagawa ko eh. Ito yung kabuhayan natin. And then, wala siya. So, paano? I know. I can feel you. Ang tagal nating hindi nagkita, tagal na panahon. Pero nagkita tayo ngayong araw na ito at ang dami nang nabago. I didn't know, for example, that your dad passed on. Yes, opo. You have my deepest... Totoo yan. I just remember now as you were talking... Oo, alam kong mahal na mahal mo ang tatay mo. At isa sa mga dahilan kung bakit narito ka pa rin. Wala nang sabi. Pasensya na, guys, ha? No, it's okay. No, kasi si daddy kasi... actually, si mama at si daddy. Sobra yung tiwala nila sa kung anong kaya kong gawin. Mm-mm. So, hindi sila stage father, stage mother. Pagdating ko sa set, pagdating ko sa stage... Do your thing. Wala na yung, dapat ganito ka, iha. Dapat humarap ka, gumanto ka. Hindi, walang ganun. Pero, alam ko, kaya mo, go. Oo. Ganun lang. Kaya si daddy, alam kong nakatingin sa akin ngayon at proud na proud at sinasabi, Manilin, okay na imong gibuhat. Oo. Nakamiss. Ako rin, namimiss kita dahil the last time I saw Kyle, maliit pa siya. And now he's married. Yes. Di ba? Mm-hmm. Parang ang bilis talaga ng panahon. Ako na lang naiwang maliit sa kanila. But anyway, yeah. Si Kyle is turning 27 and he's married. Si Michaela, ang aking daughter-in-law. Pareho silang artist. And then si Kirk naman, ituloy-tuloy ko na po, ay magto-22. At si Kyle naman ay magto-12 at graduating na sa grade 6. Samantala, ikaw, you're turning 14. Yeah. Kasi dito, boy. Ito ang tanong. Okay. Naalala niyo ba ang triplets? You know, we're talking about Cheryl and Tina and Mane and Manilin Reynes. Dito sa tatlong ito, para naman medyo maibang ating usapan. Ngayon, pag binabalikan natin, sino sa inyong tatlo yung pinakalapitin ng boy? Sino ngayon ang pinakamayaman? Sino ang pinakasexy? Sino ang pinakama-appeal? Ang mga kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abu. Hey!
Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Ano yung ganun? Kasama pa rin po natin, Miss Manilyn. Ano yun? Ibinalik ko rin. Miss Manilyn Reynes talaga ang kanyang close-up eye. Let's do Fast Talk. Alam ko, ito na! Okay. Namatay. Ito na, okay? 2 minutes and our time begins now. Singing, acting. Singing. Manila, Cebu. Cebu. Tawa, iyak. Tawa. Swerte, sayang. Swerte. Your most memorable role. Destiny Rose's mom. Favorite kanta na ni-record mo? Sayang na sayang. Favorite movie na ginawa mo? Mga Shake, Rattle and Roll. Favorite teleserye na ginawa mo? Destiny Rose. Jano Gibbs, Ogie Alcacid. Pareho. Yeah, pareho. Ogie or Kimpi? Pareho. Okay, from 1 to 10, gaano ka ka-sexy? Ano ba? Pinag-uusapan pa ba yan? Magtayo na! Gaano ka hindi ko kinaya yon. Gaano ka kahusay bilang actress? Ay, ang hirap naman po. You know why? You're really sexy. Oh yeah, the brilliance is given. Gaano ka katodo magmahal? 11. Madalas magselos. Ikaw o si Aljon? Ako. Madalas mag-awayan. Yun ni Aljon. Actually, wala masyado. Wala. Ginagawa kapag bored sa taping? TikTok! Ginagawa para mag-relax? TikTok tayo mamaya. TikTok, nagko-cross-stitch, nagigitara. How tall are you? 4'10". Advantage ng taong maliit. Ay, ang liksi. Maliit man ako, pero... Maganda. Best thing about being an actress? Sa totoo lang tayo, may perks, hindi yes, ba? Yes, of course. Worst thing about being an actor? Wala kang privacy. Dasal para sa mga anak? Para sa mga anak ko, lumaking maayos at magkarelasyon na sila. Malalaki na sila actually, magkarelasyon sila at mahalin sila. Ay mahalin sila ng todo-todo ng kanilang esposa. Dasal para kay Aljon? Na sana ay bigyan pa siya ng mahabang buhay para maalagaan niya pa kami dahil sobrang-sobrang thankful kami sa pag-aalaga at pagmamahal niya sa aming mga anak. Mother, wife, actress, who are you first? Mother. Kung kanta ang buhay mo, anong title? Kanta na lang siguro na ako. She's always a woman to me. Lights on or lights off? On. Takot ako sa dilim. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? Anytime! After 40 years in showbiz, what's your biggest lesson? Nasa industriyang ito dapat, kung alam mo kung anong ginagawa mo, you give your all. Nothing less, no? Never half-baked, Tito Boy. Kasi, ano yan eh, ibinigay sa'yo, inilagay ka dyan for a reason eh. May purpose kung bakit ka na dyan. Anong purpose mo? Mag-entertain, magpasaya, hindi ba? So, huwag kang yung, kunyari, parang, kunyari kakanta. Pag kumanta ka, huwag yung, bigay mo. Ganon. Yan. Kasi ibinigay sa'yo yan eh. Meron ka ng paglalagyan, oh. Mm-hmm. I-share mo na lang. Okay. At yan ang ginagawa mo sa Pepito. You have to invite everybody to be part of your program. Yes po, Pepito Manaloto, tuwing Sabado ng gabi, alas 7 po, dito lang sa GMA Network, ang ating Kapuso Network. Oo, may sasabihin lang ako sa'yo, kasi ngayon lang kami nagkita ho ni Manilyn. Pasensya ka na, but I will have to confront you, kasi may mga naririnig akong usap-usapan. Ngayon lang talaga ako, I have to ask you this. Bakit mo sinasabi sa mga kaibigan natin na nung ako ang manager mo, pinipilit kitang mag-bold? Tito Boy! Sabi niya kasi sa akin, you really are sexy. That's like, ay, thank you po, Tito. Hindi, pero ano, magbo-bold tayo, yun ang path natin. Hindi po, mag-compromise tayo. Uh-oh. Kung etong kita, hindi ito kita. Itong kita, hindi ito. Joke lamang po. Okay. No, I wanted to ask about the triplets. Tina, Cheryl, ito'y katuwaan lamang, Manilyn, sino ang pinakamaganda sa inyo? Oh, ano namang ganun? Wala, walang ganun. Sino ang pinaka... Sino ang pinaka-sexy na lang? No. Do I have to do it again? During your time... Ang cute. During your time, sino ang pinakalapitin ng boys? Sino ang pinakamahusay kumanta? Was there a time
during your friendship na may boy, isang boy kayong pinag-agawan nung kayong ano, or crush niyong lahat, halimbawa? Wala po. Ah, wala? Ba? Wala, wala. Kasi iba-iba kanya-kanya kayo lang... kasi kaming love team eh. Ah, kanya-kanya kayong love team. Okay. So walang pagkakata. I'm talking about love team. Naalala ko tuloy, si Liza Soberano was once quoted to have said, actually it was in my interview. Mm-hmm. Sabi niya, at inulit niya yata ito sa Amerika when she was interviewed by another writer, na you wouldn't make it in this country. If you want to make it in this country as a movie star, mm-hmm. kailangan bahagi ka ng love team. Agree, disagree, your thoughts? Disagree. Certainly, kaya mong gawin yan on your own. Oo. Okay. Yun nga, Tito Boy, sinasabi ko, you always go back to ano yung talent na ibinigay sa'yo. Diba, hindi mo kailangan ng isa pa. Hindi ko sinasabi na hindi mo kailangan ng love team. Somewhere, sometime, somehow, kailangan meron ka rin ka-love team, lalong kapag growing up, di ba? Yes. Yung teenager ka, ganyan. Pero, of course, you can do it on your own. Yun ang ipakita mo what you've got. You always say that, no? And if you want to show what you've got, kailangan buo, hindi kalahate. Oo, wag nga kasing half-baked eh. Kasi totoo lang, ang hirap ng half-baked ang ginawa mo. Tamo, pag napansin mo rin, pag napanood mo, ay, parang meron pa ako dapat binigay. Oo. You do that, no? After a scene, halimbawa, sasabihin mo, parang kulang. Oo, parang ganun. Pero the best thing about you, Mane, is you can do comedy, you can do drama. Di ba? Nami-miss mo. I remember one of your awards, your second movie, sabi nga ni Bam, you won a best something. Best child actress po. Best child actress. For minsan may isang ina. Nora. Sino ang mga kasama mo noon? Maricel Soriano, diba? Nora Honor. Right. Oo. Do you miss doing drama? Yes, I do. Opo. At thankful po ako sa GMA, sa Kapuso Network, dahil po, hindi naman ako nawawalan ng soul. Tama. So, opo. Ngayon, actually, may itinawag na rin. So, mag-uusap na lang sila ni Alzon. Pero may technique ba ang pag-arte rin sa drama? As opposed to, kanina, tinuruan mo ko ng horror. Opo. And comedy. Pero sa drama, meron bang dapat ito ang ginagawa mo? Huwag din po, malikot. Ah, huwag din malikot? Hmm. Uh-oh. Kapag meron kang scene na involved ang eyes, ang facial expression, huwag malikot. Malikot ang mata or ang mukha? Everything. Ah, talaga? Like, halimbawa, if you have a camera here, kailangan ito. Opo. Hindi ka naman actually, kasi when you're doing a scene like that, you're okay. Talking to someone, all right. Hindi ka naman titingin sa camera, hindi po ba? Okay. Pero syempre, play for cam. All right. So, kanto, iiyak, ganyan. Oo. Talaga? Sinabi. Oh. Ganun. Ganun. So, hindi rin ako pwede mag-react na, ano bang ginagawa mo? Hindi pala maganda yun. Pwede rin pong mag-walling. Pero dapat laging nakaganon. At saka dapat hindi yung, nag-wall ka na nga. Ganon. Ayun. Except, of course, kung sinasaktan ka. You play to cam. Sinasabi mo yan. Of course. Laging, kunyari, nandirito ka. Ano? Oh. Kasi ito yung cam ko. Okay. Alright. Oo. Hindi ka pwedeng umikot dito. Dito lagi. That's the technique. Opo. So, pero, Tito, sorry po, if I may add lang, no? Dapat hindi ina-anticipate para lumabas yung totoong emosyon. Okay. Alright. Kahit po, horror, comedy, drama, huwag mong i-anticipate yung sasabihin. You okay. Know that it's that the person gonna that is going to tell you that, pero huwag mong hintayin. But that takes a lot of discipline. Huwag mong i-anticipate. That takes a lot of discipline na hindi mo halimbawa aabangan, alam mong mangyayari. Opo. Kasi dapat itong unit na ito, iba dun sa unit na yun eh, pag dineliver niya yun eh. So, hindi ba? Talaga? Tapos biglang sinabi mo, huy, si ano, okay. To people out there who think, may mga ilan-ilan pa, who think that it's easy to be an actor, hindi po. It's a craft. It's a discipline. Opo. Ang galing. And every day, natututo pa rin po ako. Sa 40 years na nasa business you continue ako na to ito, learn. Opo. Ayoko pong tumigil na matuto. Kasi pag nag-stop na tayo, wala na ano pang mangyayari. I still listen. I still ask. Okay. Pumunta ako sa director ko, sasabihin ko, Direk, ano po, 5 lang po ba tayo rito? O kailangan po 100%? Oh. Opo.
Ako naman ngayon, I wanna learn, you know? And congratulations. Alzon, if you're watching, I know you manage Mane and you're doing so well. And you both take good care of each other. Thank you po, Tito really. Boy. Namana niyo po yung sa inyo noon. Love each other. Na, totoo yan. Na nakikinig sa artist. Tama. Hindi lang sunggab-sunggab. Very good. Okay. Pero ngayon gusto kong matuto kasi nagti-TikTok ka eh. Ay! You know, ano to? Alam mo na, oh! Ano, you know, turuan mo ako. Ay, magti-TikTok tayo? Yes! Ito na yung music natin. Okay. Four. Harap! Right? Maraming salamat. I love you. I love you. Thank you so much. Happy 40th anniversary in show business. Happy life. And all the best. Thank you, Paul Fastop. Thank you, Tito Boy. I love you so much. Maraming salamat. Manilinians ka, maraming salamat sa inyong lahat. Tay, kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa akin, sa inyong mga tahanan at puso. Pakisuportahan natin si Manilin Reynes. And Naitai Kapuso, just one, sinasabi ko, just one good thing today. And who knows, we might just be making this world a better place. Just do one good thing today. And be kind. Make your nanay and tatay proud. #say thank you. Let's talk again. Goodbye for now, and God bless.